Hello po, isang magandang araw sa inyong lahat. Mayroon tayong makina ng howdyo dito. So ayun, dumating sa akin to, hindi na umaandar kasi nga hindi siya makik. Yun, so ang ginawa, ang sabi ng may-ari, i-ano na lang daw, overhaul ko na lang daw. So check ko, kasi yun ang utos sa akin. Naka-welding ata itong ano niya, kambyada. So yun guys, magbibigay ako ng full details sa inyo. So panoorin nyo guys hanggang sa dulo, mula sa pagbaklas ko ng makinang ito. Tignan natin kung ano yung sira nito hanggang sa pagbuo nito. Gas-gas na. May washer dito sa labas. Ayan o. Sa labas yung washer. Yan. Dito, meron din. Yan, dalawang washer. Grabe, sira-sira yung kanyang ano. Gear sa speedo yung ano niya. Sa RPM niya. So ito, nakita ko na yung problema niya. Ito guys yung problema niya. Ito, kaya hindi siya makik. Yun. Oh. Tapos yung mga gear niya. Talagang wrak. Oh. Ayan guys, oh, sira ang sira. Kaya hindi siya makik. Malaki-laking problema nito. So yun guys, hindi ko natanggal. Kasi wala akong ano. Pantanggal dito, wala akong power tools. So yun guys, papakita ko na lang sa inyo yung next pag ano na to, na ano ko na, nabaklas ko na lahat. So ito grabe sira oh. Laki sira, grabe. Nangapudpod. Ito naman sa neutral light, ito sa ground. Warak. Sira rin yung oil seal. Oil seal niya sira. Yan po yung sira guys. Laki. Yan yung sira niya. Talagang durug. Durug siya. Ito siya. Ang pin. Yan ganyan mga shifting fork. Thank you.
Yung mga tama na rin. Oh. Dami ng tama ng gear. Gas-gas na. Gas-gas na yung mga gear niya. Hindi naman siya putol. Problema lang maluwang. Maluwang na. Yan, warak. Yan, ito guys, yung gear ng ating Haujo. Halos pareho sila ng Lonsin. Sky Guat Rossi. Ayun o. At na nyo. Washer. Ayan. Tapos ito. Second gear niya. Okay lang kahit na magkabalibaliktad. Ayun, gas-gas na o. Gas-gas na. So ayun. Ayan, ganyan yan. Tapos ito naman. Kinta. So hindi naman pipiting ganon. So ayun. So ganun dapat. Ayun, mayroon siyang washer. Yung tawag dito, yung washer na to. Ganyan, ganyan. Tapos pasok mo siya ganun. Ayan, tapos ito. Tapos ito. Washer. Ayan. So ito, hindi na po ito mababaklas kasi nga may clip. May clip siya. Oh. Clip. Tapos dito naman, ito yung idle gear niya. Idle gear. Tapos washer. Na manipis. Tapos ayan. Hindi na po ito mababaklas. Primera, trisera, at saka kwarta. So ayun. Hindi naman siya pwede magkabaliktad ng ganon. Kasi nga, wala naman siyang ano. Hindi na siya tatama dito. So, ganito ang tamang pagkabit. Ganyan. Ayan, may washer siya. Manipis. Yan, ganon. Ganon siya. Tapos ito na. Ito. Tapos ito. Tapos ito. Yan, ganon siya. Ganon siya, guys. Tapos ito naman. Ito, tawag dito yung kanyang counter shaft. Yan. Ito, may washer siya dito. Tapos ayan. Ito yung tatama sa idle gear. Ito, may bushing sa gitna. May bushing siya. Ayan yung bushing. So, ayun. Meron po nakatatak dito na T, liter T. Yun yung top. Tapos ang ipin nito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 29. So ayun. Tapos may manipis na naman na washer dito. Ayun siya, washer. And then ayan, tapos may bushing na naman ito. Ayan, bushing din siya. So halos pareho rin sila ng bushing nitong isa. Pareho lang sila. Kasi isa lang yung guide nila. Isa lang dito sila pumapasok. Tapos washer ulit. Washer ulit. Ayan. Tapos. Third gear niya to. Third gear. Ito na. Ayan siya. So, hindi naman ito mababaklas. Kasi nga, naka-circlip siya. So, ganyan. Pasok niyan ganyan. Ganito itsura niyan. Ayan. Hindi naman pwede magkabaliktad. Kasi nga,
hindi naman siya kakasya. Ayun o, hindi naman tatama, hindi naman mag-i-engage yung gear, hindi naman sa bababa. So hindi siya pwedeng baliktad. Dapat ganito siya. Ayan, tapos washer na manipis. Ayan, tapos ito yung bushing niya. Ayan, tapos ito. Ayan, ganon. Tapos washer ulit. Ayan, tapos may bushing. Ganon. Tapos washer ulit. So, ayan siya. Tapos dito naman sa kabila is ganito lang. Ayan, may washer siya sa taas. Tapos yan na. Ganon lang siya. Gear po ito ng Quinta. Ganito itsura niyan. Kasi kung magkabaliktad to, hindi naman papasok yung ating selector port. Ayan o. Saka saan siya tatama. Hindi siya pwede magkabaliktad kasi wala naman itong ano niya, itong tatamaan itong mga ano niya o. Tower niya. O yan. Tapos ganon. Ganon siya. Yun. Tapos washer. Ulit. So yan guys. I hope nasundan nyo yung ating video. Tapos ganitong position yan. Ayan, ganyan. Ayan, ganun ang itsura niyan. Ganun ang position. Ayan siya. So, ayan guys, let's go. Assemble na natin. Ito dapat tama natin doon, no? Ayun. Dapat lapat na lapat to dito. Ayun oh, papasok hindi yung nakapatong lang diyan. Kasi mababasag to, gaya ng inoverhaul ko na lunsin. Pag hindi yan lapat na lapat. So dapat pasok na pasok yan. Ayun. So ito, dahil ganito ang position nito, ganito ang tsura nito. Unahin natin, ilalagay itong idle gear niya. Ito muna. Kasi hindi natin may pagsabay ito eh. Mahirapan tayo. Ayan. Tapos yung washer. Tapos ito. Yan, ipasok po natin tong gear ng Primera. Yan, iangat natin para mas madali siyang pumasok para sumakto. Yan, huwag kakalimutan yung bushing. Yan, tatapat po natin sa butas. So ito yung ating mga shifting fork. So ganun, tingnan nyo. Pagmastan yung maigi guys, kung anong itsura nito. Magkakaiba po yan. Magkakaiba pong itsura. Ayan o, mas maliit. Ito pareho naman ang lapad. Yan. Pero magkaiba naman yung lalim. Ayan o. Magkaiba yung haba. So hindi naman papasok ito. Kung halimbawa ito mauna natin. Mauna natin mailagay ito. Hindi naman ito papasok. So ano lang natin, hanapan lang natin ng paraan kung saan talaga yung tama.
So ito, ganyan pataob, pataob siya pababa. Dito natin idadaan. Ayan, tapos angat, ayan. Tapos silipin natin yung butas, yung lalagyan nitong pin. Ito, itong pin. Itong, kung sakto ba, kung tatama ba dun sa nilagay nating shifting fork, kung tama yung guide, lahat. So, ayun. Tapos, ito naman. Pangalawa, itong mas maliit. Panggitna ito. Ayun. Tapos ito yung panghuli. Saka natin ilagay ito. Kanyang pin. Ayun na. Ito, hawakan natin tong ito. Ayan o. Tapos hawakan din natin tong nasa pa ng sprocket. Ayan, ganoon. Bago natin siya i-assemble, kailangan nakikita natin naka-neutral. Neutral po ito. Hindi umiikot ito. Ito sa sprocket niya, yung counter. Ito yung sa kanyang ano, main shaft niya po, main shaft. Ito yung sa lining niya. So, ikakambya natin, iikot natin to. Ito. Iikot natin siya. Yan, primera. Yan, primera. Umiikot. Kita nyo sumasabay. Naka-primera yan. Naka-primera. Tapos, segunda. Ito yung segunda. Yan, naka-segunda na siya. So, tresira. Ayan. Tapos, kwarta. Yun. Kita ninyo, umiikot. Sumasabay ito. Naka-kwarta. Mas mabilis na yung ikot. Ulitin lang natin ng unwise. Ulitin natin na tatlong beses para sigurado tayong pasok lahat. So, lagyan natin ng langis. So, ito na guys, yung mga bagong ano, binili ko. Ito yung sira. Ayan siya. So, pareho lang sila. Yun. Yung ipin is 44. Ayan, 44 itong malaki. Tapos, itong maliit is 22. Ayan na, naikabit na siya. So, yung ano dito guys, technique dito, ito. Ito siya. May guide yan eh. Ayan, nakatap siyang ganon. Dito na yung nakatap. Nakatap yan, nasa taas. So, mayroon siyang timing mark. Ayan yung timing mark. So, makikita nyo. Ayan, may timing mark siya. So, ito rin, meron din. Ayan yung timing mark. Ayan yung bilog na yan. So, magtatama yan dito. Pag inasimbol na natin. So, ganun ang position yan. Ayan, kung makikita ninyo. Medyo madilim. Gabi na kasi. Gabi na kasi, guys. Tapos, ito na yung sira. Ayan. So, pull out na to. Ito na yung mga bago. Ayan, yung ito naman. Yung kanyang pin. Ayan, bago. Ito, yung cam, ano niya, follower niya. Ito yung piston. Ito yung piston. Kita nyo, pinareborn na. So, pansin nyo, mayroon siya nakausli sa taas. Ayan, nakausli ito flat. So, ito, sasandirin lang yan. Sandirin lang to, sandir. Para mapantay siya. Yan, sandir lang yan. So yun guys, yung symbol ko na lahat. So naka-prepare na, nagpalit na ako ng overhauling gasket. Ito, naka, ano na, sheet na siya lahat. So ito, yan, i-symbol na natin dito. So watch out guys, step by step ipapakita sa inyo. Ito, primary, gear primary drive po ito. Nasa ano po ito, likod ng ano tawag dito, ito yan, nasa likod nito. So yun guys, let's go.
So yun guys, naipasok ko na siya. So meron yung spring dito sa likod. Ayan, may spring siya dyan. Tapos ito. Ayan. So higpitan lang. Ganun lang siya guys. Basta may spring siya sa likod. Ayan. Tapos yung timing mark, makikita natin dito mamaya. Ayun. Ayun yung timing mark. Ayun siya. Yan yung tatama dito. Ayan. Ayan, ito naman, pagkasimbol naman nito is dapat yan, dapat salubong sila. Ayan. Ganun ang pag ano yan, asimbol. Yan, hindi pwedeng dito sa kabila. Hindi pwedeng ganun. Yan, hindi pwedeng ganun. Yan, malayo. Yan, hindi pwedeng ganun. Dapat salubong sila. Dapat magkasalubong. Yan, ganun. Yan, ganun guys. Tapos, meron yung washer sa likod. Dito. Sa bandang loob. Yan, may washer yan. Ito, ilalagay natin to dito. Itsura ng washer, ganun oh. Curve siya. Yan, dyan sa loob yan. Saka natin ipapasok ito. So yun guys, so meron siyang guide. May guide naman yan. Para yan dito sa nut. Para sa nut niya. So dapat, ayan, nakaganon siya dapat. Yan, kasi yung butas ng nut, ayan. Kasi pag nakatagilid yan, ganyan, hindi natin ilalagay yung nut dito. Yung bolt pala, yung bolt. Yan, ganyan dapat. So yun guys, sasimbol ko na. So ito na itsura niyan. Ganyan na itsura. Ayun oh. Ayun. Pag ganun yan siya pababa. Yan. Dahil dito yung heat natin. So dito papasok yung kanyang mga push rod. So ito na guys. Kabit na natin. So lalagay natin sa top. Ayan, top. Nasa taas. So yun. Bago natin na-assemble, lagyan muna natin ng mga langis to. So ito, medyo mahirap ipasok to. Pero gagalaw natin tong kick. Dito kasi yan sa kick. Medyo pungapalya. So ito igagalaw lang natin to. So let's go. Yung nakalimutan tayo, yun dito. So ito, kailangan nating i-check yung timing mark kung magkatapat ba sila. So ayan, dapat talaga tapat na tapat to. Medyo mahirap kasi paslanting yung mga ano niya, yung gear niya. Ayan, kailangan nakatap talaga yan. Tapat na tapat silang dalawa. So ayan yung timing mark guys. Kita nyo. Ayan siya. Ayan. So iikot natin kung pagbalik, ganun pa rin. Ibig sabihin good yan. So iikot ko lang guys, walang tagahawak ng cellphone. So i-check natin siya. 3 times natin siya papaikutin. Baka pag ikot, ipagbalik, hindi na sila tapat. So guys, let's go. Ayan, pagkatapos natin sa mabuo, lagay natin itong kanyang selector. Selector. So, mayroon itong washer na manipis. Saan ba ito? Yan, may manipis na washer yan dyan sa loob. So, lagay natin dito. Pasok natin. Ayan. And then, pasok natin doon. So, yan, ganun. Yan, ganyan siya.
So subukan natin siyang ikambya. Habang kinakambya natin, iniikot natin to. Kung sinahawakan natin to, ulitin lang natin yung ginawa natin nung una. Neutral yan, hindi to umiikot. Pag iniikot natin to sa kabila, ito hindi umiikot. Yan, iniikot-ikotin natin to. Ito hindi umiikot. Pag kinambya natin siya, kambya natin siya pataas, ganyan. Primera, so umiikot na siya. So, ganyan. Segunda, yan. Tresira, ayun o. So, so yun guys, paulit-ulit lang natin gawin hanggang sa makuha natin. Pag nakuha na natin yun, pwede natin siya ibuo. So yun guys, let's go. Primary drive. And then, ito. Lagyan lang natin ng langis. Ayan. Tapos ito, lagyan natin to. Ganyan. Tapos dito yung kanyang special washer, lock washer nya kumbaga. Yan, ikot lang natin ganyan para hindi lumabas. And then ito na ating lining. Ayun, so clip lang nasa loob. Clip. Ilalagay sa loob dito. Clip natin. Tapos ito na. Yan. Yung kanyang nut. Castle nut. Tawag yan guys, castle nut. So ito, takpan na natin dito. So yan na, ilagay na natin, ilagay na rin yung clip. Ilagay natin tong bearing nya. Okay, ilagay natin tong lifter nya. So yun na guys. Ganun lang kasimple yung part na to. So yun, tatakpan na lang natin. Tapos na. So huwag natin kalimutan maglagay ng gasket. So yun guys, let's go ulit. Yan, lagyan natin lagi ng basahan dito. Bago tayo ano, bago natin i-assemble, habang ina-assemble natin yung piston. Lagi may basahan dyan. Kasi yung pin, yung ano nya, ito, sir clip, yung clip nya. Baka pag tumalsik to, pumasok sa makina, patay. So, check natin kung kasya siya. So, ayan, okay. Okay siya. So, tandaan natin, ayan, nakalagay intake. Misa-misa taas yan. Pag exhaust, tambutso, kapuntang tambutso. Ayan, in, intake, carburetor, exhaust, tambutso. So, let's go. So ito na, yung pinaka sensitive natin na part, baka tumalsik eh. Hindi na natin mahanap kasi gabi. Gabi na, gabi na. So yun na, pasok na. Ayan, buti na lang, madali lang. So ayan, lagay na natin yung gasket sa kabur.
Silalagay natin muna yung unang bolt dito, yung dalawa. So ito guys, nakatap na siya. Yan, dapat nasa taas yung ating ano, tawag nito, piston. Ito. Tapos lagay na natin to. So yun na. So yun na guys, lapit na matapos yung ating ina-assemble. Yun na, lapit na siya. Dito, mahaba. Yan, tapos itong apat na to. Lagay na natin to. Ito. Dalawang to. So dapat i-shoot natin talaga doon. So yung parang ano niya, yung lagayan doon, yung gantong itsura, ayun o, kita nyo, ganun, paasok natin siya ganun, dito sa baba. So dapat mayroon tayong gamit na flashlight, lighter, ganyan, ilawan natin sa loob. So yun guys, let's go. So yun na, nakalagay na. So para malaman natin na nakapasok talaga to, ikot natin to. Gagalaw to eh. Ayan o. Gumagalaw yan. Ayan o. Ayan. Pansin nyo gumalaw. So ayan siya. So ayan guys. Okay na siya. So lagay na natin ito. So ayun, mahigpit ito. Ito maluwang. So i-tune up natin siya. So ito, na-tune up na natin. Dapat side play lang. Wala siyang pataas. So ganun lang pag tune up, side play. Dapat yung dito niya, kunting-kunti lang talaga. Kasi pag malaki yan, maingay. Ayan, dito na tayo. Malapit na. So madali na lang ito. Easy na lang ito. Ito na lang. Yung gagawin. Lagay natin ito. Yan, dapat nakatapat yung ano, yung sa kunya, yung sa lagayan ng kunya. So yan, once na naipasok na natin, lagay natin tong lock, ganon, higpitan, higpitan lang natin, tapos ito, nipis, ayan, kabilaan. Lagay na natin itong cover niya. So ito po, ipinapakita ko lang kung paano siya ilagay. Pero hindi pa po nakabolt yan. Wala pa pong bolt yan na hindi rin po nahigpitan yung bolt sa flywheel niya. Pinapakita ko lang para mas madali tayo. So ayan, dapat may bolt din to sa loob. Loob mismo, andun sa loob ng kuan bago natin ilagay ito. Ayan, papakita ko lang para malaman nyo. Ayan, minamadali ko na kasi medyo mahaba-haba na yung ating video. Pero yan, mayroon siyang timing, ayun, lalagay niyo doon, no, sa guhit. Ayun siya. Ngayon, ganon. So, pasok natin to. Ayan, tapos ito. Then, takpan na natin. So, ayun. Tapos na. Yung ating tutorial. So, ito, starter motor. Ito lang yan. Yan, madali na lang yan. Pasok na lang natin ng ganun. Yung starter motor nya. So yun guys. Ito, tatakpan na lang natin. Ganyan.
Yun. So wala na, easy lang. So yun guys, maraming salamat. So yun, hindi ko na hinigpitan kasi yun, napaka basic na lang talaga nun. Hindi ko pa nilagyan ng bolt. So yun guys, ako'y lubos na nagpapasalamat. So sana nasundan nyo ng maayos yung ating video. Kung may mga katanungan kayo, maaari kayong mag-comment dito sa comment section natin sa ibaba. At ito pa, baka hindi pa kayo nakapag-subscribe guys sa aking YouTube channel. So ayun, this is Maki and Makoy. Pa-subscribe naman guys. And then don't forget to click the notification bell. Paki-bell all po guys. Dahil marami pa akong kayang gawin na hindi ginagawa ng iba. So marami pa akong ituturo. So ayun guys, kung gusto yung malaman yon, mag-subscribe na kayo at paki-bell all para ma-notify kayo pag may bago akong mga upload videos. So yun guys, this is Maki and Makoy is out for now. Thank you for watching guys. Bye bye.